ating alamin at suriin kung bakit nga ba ang China ay nagalit, Pilipinas tumitindig sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ang ating bansang Pilipinas ay pinagtibay ng mga maritime zone nito at ikinagalit naman ito ng China. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes ang pagpapatibay ng dalawang batas na nagtatakda ng mga maritime zone ng bansa at ang mga archipelagic, sea lanes at air routes upang tiyakin ang mga karapatan ng Pilipinas sa katubigan nito, lalo na sa West Philippine Sea. Ang Republic Act No. 12064 or Philippine Maritime Zone Act at ang Republic Act 12065 or Philippine Archipelagic Sea Lane Act ay binigyang diin ang kahalagahan ng maritime at ang archipelagic na entidad ng bansa. Ayon sa Pangulo, matapos pirmahan ng mga hakbang ng Malacanang, sa pamamagitan ng mga batas nito, itutugma ng Pilipinas ang mga pambansang batas nito sa international na batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause. Pinapalakas ang kakayahan ng pamahala at pinapalakas ang mga polisiya ng maritime para sa kanluran at kaunlaran, pang-ekonomiya at pambansang seguridad. Itinatakda ng RA 12064 ang mga maritime zone ng bansa tulad ng mga internal waters, archipelagic waters, isang 22.22 kilometro or 12 nautical miles na territorial sea, 44.45 kilometro or 24 nautical miles na contiguous zone mula sa baseline, 370 kilometro o 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas at ang continental shelf na sumusunod sa UNCLOS, mga umiiral na batas at mga kasunduan. Ayon pa sa Pangulo, sa pagtukoy at pag-assert ng ating maritime zone, ipinapakita natin sa international na komunidad na tayo ay matibay, na nakatutok sa pangangalaga at proteksyonan ang ating maritime domain. Pinangangalagaan ng primado ng UN Clause at ang 2016 Arbitral Award bilang ating gabay sa maritime domain. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang soberanya, mga soberanyong karapatan at jurisdiksyon ng ating mga katubigan. Matapos magpirma ni Marcos ng dalawang panukalang batas, tinawag ng China ang embahador ng Pilipinas sa Beijing na si Jaime Flor Cruz noong Biyernes upang maghain ng solemn representation at magbigay ng matinding protesta. Inakusahan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Beijing ang hakbang bilang pagtatangkang patagin ang illegal na desisyon sa West Philippine Sea na tinatawag nilang South China Sea Arbitration Case sa pamamagitan ng pambansang batas. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na si Mao Ning, ang Maritime Zone Law ay illegal na isinama daw ang karamihan sa Wangyan Island at ang Nasha Islands ng China, pati na rin ang ugnayan ng maritime areas na mga maritime zone ng Pilipinas. Gamit ang mga pangalan ng China para sa Panatag or Scarborough Shoal at Spratly Islands. Malubhang nilalabag daw nito ang territorial na soberanya at karapatan ng China sa South China Sea. Matinding kinukondina at mariing tinututulan ito ng China. Ayon kay Marcos, sa malinaw na pagtutukoy sa mga maritime zone, matutulungan ng batas ang bansa na ipatupad ang mga pangbansang batas
at ang mga kaugnayan ng international na batas upang protektahan at pangalagaan ang kaligasan at mga yaman ng dagat at palakasin ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Sinabi ng Pangulo ng RA 12064 ay mahalaga sa pagtatakda ng saklaw ng ating maritime jurisdiction at upang matiyak na ang ating mga karapatan at tungkulin bilang isang archipelagic state ay malinaw na natutukoy upang magamit ang lahat ng mga Pilipino ang mga yaman ng ating mga dagat. Ang ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga mangingisda, ay dapat ay nakapagpatuloy ng kanilang kabuhayan nang walang pangamba o panggigipit. Dapat din naging magamit ang mga mineral at enerhiya mula sa isang seabed. Nagbabala ang Beijing sa Maynila na ang maakbang na ito ay maaaring magpalala ng kanilang alitan sa dagat. Hinimok ng China ang Pilipinas na igalang ang teritorial na soberanya ng China at ang mga karapatan nito sa dagat at ang agarang itigil ang anumang mga unilateral na hakbang na maaaring magpalawak daw ng alitan at magpasalimuot ng mga sitwasyon. Itinatakda naman ng RA 12065 ang mga archipelagic sea lanes at ang air routes ng bansa na maaaring gamitin ng mga banyagang militar at ang mga sasakyang pangimpapawid sa mga nakarehistro sa ibang bansa alinsunod sa Unique Clause at ang Convention on International Civil Aviation o ang Chicago Convention para sa kanyang tuloy-tuloy at mabilis na pagdaan sa kalupaan ng Pilipinas. Ang archipelagic sea lanes ay ang serye ng tuloy-tuloy na linya na hindi higit sa 46 kilometro o 25 nautical miles na magkabilang panig mula sa mga entry points na mga ruta habang sa mga exit points. Nagtatakda ng mga batas ng dalawang east-west na ruta at isang north-south na ruta. Lagpas ng archipelagic lane, may karapatan ng mga banyagang barko sa Innocent Passage, ngunit maaaring suspindihin ito ng bansa. Hindi maaaring hadlangan o suspindihin ang passage sa archipelagic sea lanes maliban na lang kung ito ay mahalaga pa sa seguridad ng isang bansa. Sa pagdaan sa archipelagic sea lanes, pinapayagan ng mga submarino na mag-operate ng mga nakalubog. Sa Innocent Passage, kailangan mag-operate ang mga submarino sa ibabaw ng tubig at ipakita ang kanilang mga watawat. Sinabi ng Pangulo na ipapatupad ng gobyerno ang mga rutang ito. Sa mga proseso ng Unique Clause, dagdag pa ng ating Pangulo, malapit sa kanyang puso ang dalawang batas dahil siya ay bahagi ng 14th Congress na nagpasa ng 2009 Philippine Archipelagic Baseline Act. Ang mga hakbang nito ay hindi lamang nagpapatibay ng ating pangako sa kaligtasan at kasaganahan ng ating maritime domain, kundi pati na rin ng isang matibay na pananampalataya ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansang pandagat. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ang China ay nagalit, Pilipinas tumitindig sa West Philippine Sea. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.